Isang nakakagulat na balita ang mabilis na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil nagsalita na ang isa sa mga saksi sa nawasak na relasyon ni Moira De La Torre at Jason Hernandez. At isiniwalat niya ang mga baho, tunay na ugali ni Moira. Pili tinatakpan ng malumanay na tinig at paggamit ng Bible verses. Ngunit mas nakakagulat pa ang mga sumunod na revelasyon ni Lolito Go, ang songwriter-composer na lumikha ng ilan sa mga kanta ni Moira. Ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos pagpiyastahan ang controversial new song na nirelease ni Jason Hernandez na may titulong Ikaw Pa Rin na tumutukoy sa nananatiling pag-ibig sa dating karelasyon kahit na mayroon na siyang iba. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na kanta ito ni Jason para sa dating misis na si Moira De La Torre. Naaminado naman siyang desperado siyang makabalikan. Ayon kay Jason, mula noong maghiwalay sila ni Moira hanggang ngayon, ay hindi siya nagkaroon ng iba. Inakala ng marami na third party ang dahilan ng Jason and Moira breakup, pero isiniwalat ni Lolito Go na hindi iyon ang totoo. Ibinahagi ni Lolito sa kanyang mahabang Facebook post nitong May 28 na naging magkaibigan sila ni Moira na magkatrabaho sila para sa Himig Handog 2017. Sa pamamagitan nito, nakilala rin niya si Jason Hernandez. Ayon sa mahabang Facebook post revelation ni Lolito Go, hindi totoong may third party si Jason na dahilan ng hiwalayan nila ni Moira. Ang naging kasalanan daw ni Jason ay nung mag-avail ito ng illicit massage service dahil hindi magampanan ni Moira ang kanyang sexual needs. Pero bago pa man umamin si Jason kay Moira tungkol sa kanyang pagkakamali, ay gusto na daw ni Moira makipaghiwalay sa kanya. Dahil nakahanap na ito ng pamalit. Someone who will dance in the rain with her and call her Bini Bini. I leave it to you to guess kung sino ang tinutukoy ko, saad pa ni Lolito. Pakiramdam ng marami, si Zach Tabudlo ang tinutukoy ni Lolito. Dahil ito'y may awiting binibini na nalink din kay Moira makalipas nitong makipaghiwalay kay Jason. Ikinuwento rin ni Lolito ang noon pa may napapansin niya ng dark side ni Moira. May iba pang pagkakataon na nahahalata kung there's something about Moira. It could be a mental health condition. I'm not sure. I could be wrong. Pero nahahalata ko madalas ang pagsisinungaling niya. Magaling din daw itong mambola lalo na't may kailangan. Hindi na daw sana gusto ni Lolito na ilabas pa ang lahat ng nalalaman niya. Katunayan ay pinigilan siya ni Jason na gawin ito. Pero ani Lolito, ang manahimik ay hudyat ng pagkampi sa nang-aapi. At naaawa na rin siya kay Jason sa mga tinatamo nitong pangungutya at maling akusasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ay layunin pa rin ni Jason ang protektahan si Moira. Ani pa ni Lolito, this soft-spoken lady with the voice of an angel who always seems to have a sunny disposition and has a penchant for quoting the Bible has a dark side unknown to many, a wolf in sheep's clothing, ika nga. Bilang pagbabaliktanaw ni Lolito, nagsimula naman daw si Moira bilang mabuting tao. Tingin niya ay na-overwhelm lang daw ito sa kasikatan at medication na isang fatal combination. Matatanda ang maraming iniinom na gamot si Moira sanhi ng mga kondisyon niyang PCOS at psoriasis. I hope she can still find it in her heart to forgive. I hope mamayani sa kanya yung true nature niya na marahil ay nilamon na ng fame and fortune and everything that goes with it. Saad pa ni Lolito Go.